Malungkot na balita dahil dalawang kababayan nating OFW ang kumpirmadong patay sa gulo sa Israel. Ayon yan mismo sa DFA. At nagre-request na rin ng repatriation ang iba pang kababayan natin na nandoon pa rin. Pero hindi ito agad maisagawa dahil nga sa napakahigpit ngayong border sa Israel. Dalawang Pilipino po ang kumpirmadong nasawi sa gyera sa Israel. Kasabay ng pagigting ng bakbakan ng umano'y pag-atake ng ibang grupo. Balita hatid ni John Consulta. Ilang segundo lang ang pagitan ng mga airstrike na yan sa Gaza City. Kahit gabi, walang puknat ang opensiba ng Israeli forces bilang ganti sa surprise attack ng grupong Hamas nitong weekend. Lagpas 1,200 na ang namatay sa kaguluhan ayon sa state media. Kabilang dyan ang ilang dayuhan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may dalawang Pilipinong namatay sa gulo. Kasabay yan ng kanilang pagkondina sa karahasang nangyari roon. Anim pa ang nawawala ayon naman sa ating embahada sa Israel. Patuloy silang hinahanap. Ang 38 sa halos 100 at 40 Pilipino sa Gaza Strip humiling na ng repatriation. Nagrekomenda na ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang embahada natin sa alapit bansa ng Israel na Jordan. Handa man sa paglikas ang ating DFA, batid nilang hindi yun madali. It's complicated by the fact there's no international airport in Gaza, no? There's none. You can't even leave by the sea because also the blockade includes sea. There's no port, you know, the way you know ports are. But there's always diplomatic initiatives. There are the exit points both to Israel or through Egypt. Wala pang deployment ban sa Pinoy hotel workers sa Israel. Ang Israeli government naghahanda na rin para sa ground offensive sa Gaza. Ang mismong opisyal nila sa Pilipinas kinumpirma na umatake na rin ang Syria at Lebanese group na Hezbollah. Israel is actually at war. Northern border in southern Lebanon, we have the Hezbollah who is controlling the entire area, not shooting rockets into Israel. However, it is not a full-scale attack. Israel has retaliated back. We are sending very clear messages to our neighbors not to escalate the situation on their borders. Nakikiramay tayo sa pamilya ng dalawang OFW na nasawi at sana wag na itong madagdagan pa. At sana kapag nagkaroon ng pagkakataon ay agad may likas yung mga OFW or kapwa natin Pilipino na natitira pa rin sa Israel na malapit sa lugar ng kaguluhan. At mahigpit ding nakatutok ang ating gobyerno, lalong-lalo ng OWA, sa kalagayan ng mga kapwa natin OFW na nandoon pa rin sa Israel ngayon at kung paano sila agad matutulungan.